Hey, hey, hey! What's up? What's up mga kakultso sa kusina? Muling nagbabalik ang inyong Pachamkin upang mag-share sa inyo ng kakaiba at unique na recipe. Actually, yung recipe na isi-share ko sa inyo ngayon is one of requested recipe ng isa sa mga kaibigan ko nung dating kasama ko sa trabaho. Sinabi ko kasi sa kanya na baka pwede siya mag-subscribe sa channel ko. And sabi nga niya, sir, sige, baka pwede mong i-share yung recipe na pinatikim mo sa akin before. And ito na, isi-share ko na sa inyo ngayon kung ano yung recipe na yan. Simple lang yung gagawin natin. Isang merienda recipe. Isang merienda recipe and I will call it chocolatey champorado. Okay? Chocolatey champorado because this is not your ordinary champorado. Kasi gagamit ako ng ibang ingredients. Magsasama ako ng ibang ingredients para ma-achieve ko yung pangalan niya na chocolatey champorado. Okay? Kung ready na kayo, can't wait to share my chocolatey champorado recipe with you guys. Pero baka hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko. Bago ako mag-share ng ingredients at saka ng procedure on how to make my chocolatey champorado, subscribe muna kayo. Okay? Kapag subscribe ka na, tara, umpisa na natin lutuin ang ating chocolatey champorado. Here are the ingredients. Okay, sa chocolatey champorado ko, gagamit lang tayo ng malagkit. Okay, so siyempre sa champorado, ginagamitan natin siya ng malagkit. Yung champorado, yung malagkit na gagamitin ko, around 2 cups na ganito, yung ginagamit natin na pantakal sa bigas kapag nagsasayang tayo. So mga 2 cups na malagkit yung gagamitin ko para sa recipe na to. Okay? Then I'll be using also some cocoa. Okay? This recipe, I will use this kind of brand of cocoa. Okay? Kasi medyo dark chocolate kasi siya. Dark chocolate kasi yung lasa niya. So I want it medyo dark chocolate. Kaya ganito yung cocoa yung gagamitin ko. Medyo pricey lang siya. Pero if hindi nyo kayo makabili ng ganito, you can able to use yung isang brand ng cocoa, yung Ricoa. Ricoa na sweetened version ng Ricoa. Okay na siya para magamit nyo dito sa recipe natin na to. Okay? Tapos, para ma-achieve ko rin, sabi ko nga kanina, di ba, gagawa ako or maglalagay lang ako ng ibang ingredients. Para ma-achieve ko yung lasa ng chocolatey champorado natin, I'll be using this kind of chocolate blended milk. Swiss chocolate blended milk. I'll be using 2 sachets of Swiss chocolate powdered milk. Okay? Ito siya. Kung wala kayong ganito, you can able to use Milo. Tinry ko rin before. Actually, before ko itry itong Swiss chocolate drink na to, tinry ko yung Milo. You can able to use 2 sachets din ng Milo. Magiging ganun din naman ang lasa niya. Although, ito kasi medyo mas sweet siya. Okay? Tapos, para maging chocolatey pa yung ating chocolatey champorado, gagamit naman ako ng chocolate syrup. Okay? Itong chocolate syrup na to, ginamit ko na siya before nung gumawa ako ng chocolate leche flan. Hindi pa ako nakakapag-share kung paano gawin ng aking chocolate leche flan. Pero soon, I will be sharing to you guys how to make my chocolate leche flan and by using this kind of syrup on your chocolate leche flan. Okay? It will add flavor kasi doon sa ating chocolatey champorado. Ngayon, kung medyo nakakaluwag-luwag kayo, another version na nagawa ko before is kung meron kayong Nutella. Yun. Kung nakaluluwag-luwag kayo at meron kayong Nutella, you can use Nutella. Okay. Then, pagkatapos nun, ayun, kung meron kayong Nutella, pwede nyo gamitin yung Nutella. O kaya meron kayong mga kamag-anak na naggaling abroad at binidadalang kayo ng chocolate. Dati kasi may nagbigay sa akin ng chocolate tapos malapit siya ma-expired. Ayokong kumain ng chocolate that time. So what I did is hinalo ko siya sa champorado ko. Nagawa ko na before na gumamit ako ng Toblerone gamit sa paggawa ng champorado. Gumamit ako ang pinakamasarap na chocolate na isama ko
making the chocolatey champoradis Cadbury. Sobrang sarap niya. So, pero yun nga, hindi naman siya totally advisable or hindi ko naman siya totally sinasabi sa inyo. Pero ito lang yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating chocolatey champorado. I love chocolate kasi. I really, really love chocolate. Chocolate is life. Kaya nga kung tatanungin ako ni Kuya Boy Abunda sa kanyang fast talk na sex or chocolate? Siyempre, ang sasagot ko, sex. Joke. Siyempre, sex is liver than chocolate. But I love chocolate. Okay? Okay. Tapos, we will be also needing some sugar. Ito, yung sugar natin. Ayan. So, this sugar, nakalimutan ko, yung cocoa nga pala na gagamitin natin, around 2 tablespoons of cocoa. Mamaya, itutunawin natin siya sa hot water habang pinapakuloan natin yung ating malagkit. Okay? While the sugar is ihalo natin mamaya habang niluluto na natin yung ating champorado. Then for me, mas gusto kong kinakain or mas gusto kong hinahalo yung powdered milk. Ayan. Mas gusto kong hinahalo yung powdered milk doon sa champorado. I don't know. Maybe some of you also like using powdered milk instead of evaporated milk sa champorado. Mas for me, mas malasa siya, mas malinamnam compared dun sa, tapos hindi siya ganun ka naglalawa. Kapag gumamit ka kasi ng evaporated milk, ang dami-daming, parang ang sabaw-sabaw ng champorado nyo. Pero depende sa trip, walang basagan ng trip, depende yan sa trip mo, kakulto. Kung trip mo ng evaporated milk, okay lang yan, walang mangingi alam sa'yo. Sa akin, mas gusto ko, or maybe sa iba, mas gusto nila yung evaporated milk. Powdered milk. With regards naman sa powdered milk, any brand ng powdered milk will do. Pero napuna ko lang na mas mura si red and white brand compare kay blue and white brand. You can check sa mga supermarket kapag nagbumisita kayo sa supermarket at mag-grocery kayo. You can check the price. Na minsan nakita ko siya and I try to compare. Yun lang yung payo ko sa inyo, mga kakulto. Whenever you do kapag namimili kayo sa grocery, try to compare. Diba merong isang commercial, it pays to check the label and it's also pay to check the price. Okay? Nung nakita ko kasi ito, napuna ko lang na mas mura yung red and white brand compared kay blue and white brand. Pero parehas lang, almost parehas lang naman sila ng lasa. For me ha, pero ang gagamitin ko kasi dito is ibang brand din naman kasi. Pero yun nga, powdered milk ang gagamitin natin. Here are the ingredients for the chocolatey champorado, okay? Kung ready na ito, kung na-listen siya lahat, kung nakuha niya siya lahat, tara, magluluto na tayo. Okay, first we need to put the malagkit. Pero bago dyan, hugasan muna natin yung malagkit natin. Hindi ko pa kasi siya nahugasan, so hugasan ko muna siya guys. Siguro mga dalawang hugas is okay na. Ayan, para lang medyo mas natanggal din kami. Para magsasayang lang din naman kayo pag gumagawa kayo ng champorado, di ba? Sign kayo, all you have to do is just wash your bugasan nyo lang muna yung inyong malagkit. Tapos kakayan siya kapalukan. Okay. So, hindi ko na napakita sa inyo kung paano siguro naman. Alam nyo na ako paano magbugas ng malagkit. Sabi ko nga para lang naman kayo nagsasayang dito. Okay. So, salang na natin to. Tapos na natin siya. So, ayan. Tapos ko na siyang hugasan. Okay. Salang na natin siya. Isahin na natin. Hanggang sa hintayin lang natin siyang kumulo. Okay. So, katulad ng sinabi ko kanina, habang hinihintay natin kumulo, tunawin na muna natin yung ating kokwa. So, yung kokwa natin. Lalagyan ko lang muna siya ng tubig na mainit. Ito yung kokwa natin. Lagyan ko lang muna yung tubig ng init para matunaw na siya. Okay. Tunawin nyo lang muna siya. Mabuti. Ayan. Again, any cocoa will do. So kung wala kayong ganitong brand ng cocoa,
okay lang naman na gamitin nyo ngayon isang brand. Yung advisable, magamit ko na kasi siya before, yung Ricoa, yung sweetened version. Kulay green yon kasi yung unsweetened version niya, yung kulay green, yung walang nakalagay na sweetened. Yung isa yung sweetened, alam ko kulay brown yun. Mas masarap yun, mas malasa yun. Kung ito yung, kung gusto, kung wala kayong mahanap na ganitong kind or brand ng coco, okay? So, medyo tunaw na yan. Okay. Tapos, ready lang natin yung dating dalawang Swiss chocolate na powdered milk. Walang muna tayo ng gundeng. Para mamaya, magkakulo ng ating malagkit. Pagkakulo ng ating malagkit. Para mamaya, pagkakulo ng ating malagkit, dire-diretso na yung paglagay natin. Okay. Again, yung ginamit ko kaninang kokwa, around 2 tablespoons of kokwa para dun sa 2 cups ng malagkit natin na gagawin for this recipe. Kung makikita nyo, may marshmallow siya. Okay lang yan, kasi matutunaw naman yan eh. Habang niluluto na siya, matutunaw naman yan. Pero sabi ko nga eh, if you have to blur on, ang sarap niya. Kasi kapag kinain nyo yung jambrado, malalasahan nyo or makakain nyo rin yung mga peanuts na nakalagay doon sa Toblerone. It's really good. Try nyo lang kung meron. Pero yun nga, hindi ko naman ina-advise kung magkakaroon lang ng chance na magkaroon kayo at gusto nyo lang pagtripan, gusto nyo lang magkaroon ng ibang idea or gusto nyo lang mag-try ng ibang kind of chocolate at meron kayong stock, pwede nyo siyang itry. Okay? So, buksan natin. Tingnan natin kung pumukulo na. Medyo pumukulo na siya. Pero hindi pa luto yung ating. Haluin lang natin kasi medyo maninikit. Maninikit sa ilalim kasi yun eh, kapag hindi yung hinalo. So, depende sa inyo kung type trip nyo siya kainin. Pwede nyo siya sa merienda, pwede nyo siya sa almusal. Pero depende sa inyo. Yun, sabi ko nga, kung medyo nakakaluwag-luwag kayo at meron kayong stock sa bahay, you can able to use Nutella. Nutella is also good. Even 1 tablespoon of Nutella for this champorado. It's really, really, really good. It's iba talaga. Iba talaga yung lasa niya kapag yung Nutella yung ginamit niyo. Pero wala kasi akong Nutella as of the moment. Ito lang yung meron ako. So kaya ito lang muna yung i-share ko. Pero yun nga, if you have Nutella at hindi kayo nagdadalawang isip to use that kind of Nutella, that kind of ingredients para dito. So kung makulo na yung ating malagkit. Pero hindi pa siya luto. Ayan. Kita nyo naman, pag luto na yung malagkit natin, medyo bumubuka-buka na siya at wala na yung masyadong mga puti-puti. Hindi ba yan luto? So, huwag nyo munang ilalagay yung kokwa hanggat hindi pa luto yung malagkit. Advice lang. Hintayin nyo munang maluto yung malagkit bago nyo ilagay yung mga ibang ingredients nyo. Pa natin ulit hanggang sa maluto siya. Hintay lang natin maluto yung malagkit natin bago natin ilagay yung mga ingredients natin. Kasi yun yung pag nilagay kasi natin kagad siya, may tendency hindi maluto yung malagkit natin. Kaya dapat bago natin ilagay yung the rest of the ingredients natin, make it a point na luto na yung ating malagkit. Kung kulang pa yung water sa malagkit, pwede nyo naman siyang dagdagan. Yung iba kasi mas gusto nila na mas malapot yung champorado compared sa mas masabaw. Kailangan ko lang ng konti, medyo malakas, baka masunod yung ilalim. Okay, hindi pa rin siya luto. Okay, muna natin mag-luto yung ating malagkit. Mix lang natin at medyo kumukulo na talaga siya. Hindi
malapit na maluto dahil medyo nawawala na yung mga white-white dun sa malagkit natin. Makita nyo kung wala na masyadong white-white. So, pag dun yan, malapit na maluto yan. Konting isang lupa. Kung hindi kayo sigurado dun sa texture ng malagkit, pwede mo siyang tikman kung malambot na siya, pero hindi kayo sigurado, pwede nyo naman siya tikman. Pero yan, malapit na siya maluto, may mga white spot. Yun lang yung advice ko, huwag nyo munang ilalagay yung mga ibang ingredients natin hanggat hindi pa luto yung inyong malapit. Kasi kapag nilagay nyo na siya, especially pag nilagay nyo na siya ng asukal, may tendency hindi na maluto yung malapit natin. Okay? Kaya hintayin nyo muna siyang maluto bago nyo ilagay yung the rest of the ingredients. Kasi kapag naluto na naman to at nilagay nyo yung mga ingredients, isang kulo na lang yun, dire-direcho na tayo. Okay. Medyo manapit na siyang maluto. Okay. I guess luto na yung malagkit natin. So, check natin. Ayan. Medyo luto na yung malagkit natin. Tinginan ko lang kasi medyo tumatalsik-talsik na siya. Pwede nyo mag-chunk check. Luto na siya. Pero I guess luto na to. Okay. Ayan, luto na nga siya. So what we're going to do? Okay, luto na nga siya. So what we're going to do? I-add na natin yung ating tumatasok. Okay. So, kung susunod na siya, pwede natin idantag yung ating kokwa. You're either wrong, bakit ako nag-wait ngayon tumatasok. Dagdagan sayang ng kokwa, so dagdagan natin ng konting water. Para masunod siya yung buong kokwa. Ayan kasi yan. Add flavor to your temporary. Mix nyo lang siya. Ayan. So nakikita nyo na yung kulay ng champurado. So, sobrang chocolatey na siya. Hindi pa siya sobrang chocolatey actually. Dahil kokwa pa lang naman yung dinadagdag natin. Ngayon, add flavor to our, para ma-achieve natin yung ating, yung pangalan niya, yung chocolatey champurado. At madagdag yung, makadagdag ng flavor, we will add our powdered, chocolate powdered drink, yung Swiss. Kusha siya will do, kasi 2 cups naman yung ginawa natin. Pag nilagay yun siya, maamoy nyo kagad yung aroma ng pagiging chocolate drink niya. At halo yan mismo dun sa champurado niya. Kung makikita nyo, may mga parang mga, may mga marshmallow pa. Pero matutunaw naman yan. Eventually matutunaw yan. Then let's add our syrup. Mga 2 tablespoon ng syrup. Mga yan. 1, 2. Probably 3. Na mas chocolatey. Sayang, simutin natin. Sayang ito. Simutin natin. Yun. Kita nyo? Makikita nyo yung chocolate na chocolate na siya. To complete yung ating menu for today, lagyan na lang natin siya ng sugar. Mga around 1 tablespoon lang, 1 to 2 tablespoon will do.
check mo muna, basta huwag masyadong madami. Okay lang naman kulang dun sa sugar. Tapos tikman nyo muna kapag nakulangan kayo tsaka yung dagdag. Mas okay na kulang kasi mas madaling dagdagan. Kasi naman mag sobrahan kayo, maghahabol kayo dun sa tubig at hindi nyo ma-achieve yung lakot na gusto nyo, yung texture na gusto nyo sa pork champurado. Okay. Kung dito kayo, maamoy nyo siya. Tikman na natin. Ang sarap. Lasang-lasang chocolate. I will add more sugar pa. Siguro mga nagamit ko 3 tablespoons of sugar. Sino, wala na yung... Kung titignan ko makikita yung ano, wala na yung marshmallow. Tunaw na kasi siya. Tunaw na yung marshmallow. Medyo, actually nung nakukulangan pa ako sa chocolate, gusto ko pang lagyan ng 1 spoon pa. So, 1 tablespoon pa ng syrup. Yan. Chocolate syrup. So, ang nagamit natin ay 4 tablespoon ng syrup para sa 2 cups ng nalagkit. Sumutin natin ulit. Actually, mas masarap to kapag isi-serve nyo siya after an hour or two. Kasi masisipsip na ng malagkit yung lahat ng chocolate na nilagay ninyo. Yan. So, mas masarap siya i-serve ng pag palalamigin nyo muna ng konti. Kasi yun na, nasipsip na lang ng malagkit yung mga chocolate ingredients na nilagay ninyo. Okay? Pero for this vlog, isa-serve ko na kagad siya para mapakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay yung powdered milk. So I guess this is okay na. Tikman na lang natin siya for the last time. Yeah, perfect na siya. It's good. Saktong-sakto, pati yung lambot ng malagkit, saktong-sakto siya dun sa ginawa natin. We can off na natin yung ating kalan. Then plate na natin siya. Kung walang kayo ng plate, you can have your bowl or I usually use my square plate whenever I do my plating para sa mga vlogs ko. So, serve lang siya. Again, mas masarap siyang i-serve after 30 minutes or 1 hour kasi masisipsip na ng malagkit yung mga chocolate ingredients na nilagay natin. Pero this one night para maipakita ko lang sa inyo na paano ko ginagawa yung aking plating for this champurado. Yun, ito yung aking powdered milk. Nalagay ko lang siya. Nalagay ko lang. Masarap yan. Subukan nyo lang, kung hindi pa kayo nakakapag-try gumamit ng powdered milk sa champurado, try nyo lang. Baka magustuhan nyo rin. Pero for me, I really like this way. Okay? So ito na yung ating finished product. Ito na yung ating chocolatey champurado na isinare ko sa inyo ngayon.
Ayan, kung nagustuhan nyo yung ating recipe for today, comment lang kayo sa ating comment section. At yun nga, baka may mga request recipe pa kayo na gusto nyong ipatry, ipaluto sa atin. Gagawa natin ng paraan yan. Basta write your comment dun sa comment section natin para magawa natin ang paraan pa paano lutuin yung mga requested recipe ninyo. Again, maraming maraming salamat sa panonood ng ating isa sa mga unique recipe na chocolatey champurrado. I'm sure magugustuhan to ng family ninyo, okay? Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, kindly subscribe to my channel hanggang sa susunod na pacham recipe ng inyong Pacham King. Okay? Stay safe everyone, stay safe mga kakulto sa kusina. Enjoy the rest of the day and goodbye!